Sa gitna ng prosesyon ng imahen ng Divino Rostro sa Naga, Camarines Sur, nauwi sa suntukan ang tulakan ng dalawang lalaking yan. May mga kapwa deboto na sinubukang ubawat pero lalo lang lumala ang rambol. Umabot pa sa punto na nagkasakitan na rin ang ibang boyadores. Natigil naman ang away makalipas ang ilang minuto. Bahagi ang prosesyon ng Most Holy Face of Jesus na mga pagdiriwang para sa 100th taon ng canonical coronation ng Our Lady of Peñafrancha. Sa fluvial procession ng Pina nitong Sabado, abot sa 150,000 deboto raw ang nakibahagi. Nahuikam sa Las Piñas ang pagbangga ng utility van sa isang siklista. Desidido siyang magreklamo, lalo't tinakbuhan siya ng nakabanggang driver ng van. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa CCTV footage na ito, nakita ang utility van sa gilid ng kalsada sa Barangay Talon 1, Las Piñas. Pagdampas nito sa kanto ng isang subdivision, nahagip ng van ang bisikleta na agad na tumba. Sa halip na huminto, tuloy-tuloy lang ang driver ng van sa pagmamaneho. Iniinda pa rin ang siklistang si Jude De La Cruz ang sakit ng katawan mula sa mga galo sa braso at binti matapos siyang mahagip ng van. Kwento ni Jude sa GMA Integrated News, papasok siya sa trabaho kahapon gamit ang kanyang bisikleta na mangyari ang insidente. Nung nagulat na ako, bigla niya po akong sinagi na parang sadya. Tapos nung tumilapon na po ako nun, sinubukan po siyang harangan ng isang nakamotor. Kumbaga, gusto siya na siyang kausapin about sa kung bakit ganun di mo lang siyang tumigil. Pero yung ginawa niya po sa motor, parang gusto na rin po sanang gitgitin sa gilid. Kahit na may mga sugat, pinili daw niya magbisikleta sa Barangay Hall ng Talon 1 para humingi ng tulong. Nabigyan siya ng pangunang lunas doon at naipablatter na rin niya ang insidente. Gusto ko po sana siyang kung may pag-ugnayan man lang sana sa akin na kung ano man yung mangyari, pag-usapan lang namin maayos kung pananagutan niya ba to or kung ano man yung matol sa kanya ng batas natin. Ayon sa pamunuan ng barangay, desidido rin daw magreklamo ang biktima sa pulis. Ang CCTV ay napakalaking tulong, lalo na sa komunidad ng ating lungsod, na dito kasi nakikita lahat ng mga pangyayari. Tulad ng nangyari kanina, na hindi natin nalaman kung sino talaga ang nakabangga. Nung nireview natin ang CCTV, nakita natin pati plate number. Talagang ma-identify natin kung sino yung nakabangga doon sa siklista natin. Kapag nagsampa na ang reklamo sa pulisya, maaari na humingi ng tulong sa Land Transportation Office ang siklista para matukoy ang may-ari ng van. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaabuso ang libel immunity. Yan ang sinabi ng asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si May lalaban sa lead chairman ng House Quad Committee na si Surigao del Norte 2nd Representative Ace Barbers. Sa Facebook post ni Myla Roque nitong Sabado, pinalagan niya ang aligasyon ni Barbers na incorporator siya ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Wala raw dokumentong magpapatunay nito. Git din ni Mrs. Roque, bumiyahi siya pa Singapore para sa medical treatment na karapatan niya. Pero malisyoso raw ang interpretasyon dyan ni Barbers at hindi tinanggap ng Quadcom ang mga medical certificate niya. Nitong Huwebes, naglabas ng show cause order ang Quadcom laban kay Myla Roque dahil sa hindi niya pagsipot sa pagdinig. Sa isang video naman, dinipensahan ni Harry Roque ang kanyang misis at iginit na wala ang pangalan nito sa listahan ng incorporators ng Lucky South 99. Itinanggi naman ni Barbers na inaabuso niya ang kanyang libel immunity. Nilinaw niya na naungkat ang pangalan ng asawa ng dating presidential spokesperson dahil siya ang nakapirma sa lease agreement ng isang puganteng Chinese na nagtago matapos i-raid ang kumpanya. Kaugnay naman sa pagpapagamot ni Mrs. Roque sa Singapore, sinabi ni Barbers na mga resulta lang sa diagnostic laboratory ang isinimutin niya at walang ibang detalye tungkol sa kanyang kalusugan. Kung wala raw itinatago ang mag-asawang Roque, dapat ay humarap sila sa pagdinig ng Quadcom at magsabi ng totoo. Mga kapuso, maayos at bahagyang mainit ang magiging lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong Lunes. Ayon sa PAGASA, wala tayong binabantayang low pressure area o bagyo sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Mahina rin ang hanging habagat. Easterlies ang nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao.
Sa mga susunod na oras, may chance pa rin ang pag-ulan sa maraming panig ng bansa kasama ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa Quezon at Laguna. Tatagal ang nasabing babala hanggang 11:47 ng tanghali, sabi ng PAGASA. Kinukumpuni na ang BRP Teresa Magbanua na napinsala matapos banggain ng mga barko ng China sa Escoda Shoal. Tinatayang tatagal ng hanggang 3 buwan ang pagkukumpuni. Narito ang aking report. Dahil sa ilang beses na pagbangga ng mga barko ng China sa BRP Teresa Magbanua sa loob ng halos 5 buwan nitong pagbabantay sa Escoda Shoal, may naputol na mga bakal at nayupi ang tagiliran nito. Sabi ng Philippine Coast Guard o PCG, 2 hanggang 3 buwan ang kakailanganin para makumpuni ang BRP Teresa Magbanua na nakadaong ngayon sa Danao, Cebu. Unang inaayos ang malaking butas sa gilid nito. Ayon sa PCG, walang gagastusin ng gobyerno para ayusin ang kanilang pinakamalaking barko. Aayusin din sa Cebu ang BRP Bagakay at isa pang Coast Guard patrol ship na binanggari ng China sa Escoda noong August 19. May kakayahan naman yung mga kababayan natin na, na mag-repair. So doon siya gagawin at alam ko under warranty pa siya at sasagutin pa ng bayan, ng company na gumawa, no, yung Mitsubishi. Umalis sa Escoda Shoal noong nakarang weekend ang BRP Teresa Magbanua dahil sa masamang panahon at ang ilang crew members nakaranas ng matinding dehydration at pagkagutom dahil sa pagharang ng China ng resupply sa barko. Actually, that... they're now okay. They have recovered. Merong human element yung ating mga gawain sa West Philippine Sea. Tao din po yung pinapadala natin. Huwag nating kalimutan na mga kababayan din natin yon. Pareho lang din po sila sa atin. Nagpadala na ang PCG ng kapalit ng Magbanua sa Escoda Shoal pero hindi sila nagbigay ng impormasyon kung ilan at kung nakarating na ang mga ito ng Escoda Shoal. Noong nakarang linggo, may namata ang 9 na Coast Guard, 4 na Navy at 52 militia vessels ng China na nagbabantay pa rin sa Escoda na 75 nautical miles lang ang layo mula Palawan. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy raw ang agresibong pagkilos ng China sa ilang katupigan sa Asia ayon kay US President Joe Biden. Sinabi yan ni Biden sa Quad Leaders Summit sa pagitan ng Amerika, India, Japan at Australia na nangyari sa Delaware. Ang anyay agresibong aksyon ng China ay nakaapekto sa South China Sea, East China Sea, South China, South Asia at Taiwan Strait. Sa summit, napagkasunduan ng 4 na bansa na palawigin na ang kanilang maritime domain awareness sa Indo-Pacific region. Inanunsyo rin nilang magsasagawa sila ng joint Coast Guard operations sa susunod na taon. Dati nang inalmahan ni Chinese President Xi Jinping ang Quad Group na anyay may layuning palalain ang tensyon sa rehiyon. Ito na ang latest ngayong Lunes. Mother Lily Monteverde's legacy lives on. 3 pelikula na binigyan ng go signal ng yumaong Regal Entertainment matriarch ang mapapanood sa big screen soon. Yan ang Guilty Pleasure, My Future You at Untold. Kabilang sa mga bibida sa mga pelikula sina Sparkle Artists, Lian Valentin at Dustin Yu, pati na si Rob Gomez. Thankful naman ng 3 sa bagong projects. Binangga ng kotseng yan ang luxury car na nasa harap niya sa bahagi ng Rojas Boulevard sa Pasay. Nakaandar pa pakanan ang luxury car. Maya-maya, bumaba ang sakay ng bumanggang kotse at ilang beses na pinaputukan ang luxury car. Sa pagresponde ng mga pulis, naaresto ang 3 suspek. 2 Chinese national at 1 Pilipino. Naaresto ang isa pang tumakas na Chinese sa Parañaque. Nakuha sa kanila ang mga ginamit na bari, kutsilyo, mga mamahaling bag, ID at plaka ng sasakyan. Batay sa investigasyon, resulta ng road rage ang insidente. Maharap ang mga suspek sa mga kaukulang reklamo. Inaalam na rin ang pagkakakilanlaan ng 3 Chinong naaresto at kung may kaugnayan sila sa sindikato o pogo. Ito ang GMA Regional TV News.
Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Chino. Arestado ang isang lalaki sa Cagayan de Oro City matapos saksakin ang kanyang hipag. Sugatan ang 37 anyos na babaeng biktima. Na-recover sa sospek ang kutsilyong ginamit sa krimen. Ayon sa pulisya, bago ang insidente, may alita na talaga ang dalawa. Nakapagpa-blatter pangaraw ang biktima bago nangyari ang pananaksak. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek na sinampahan na ng reklamong frustrated murder. Mga kapuso, update po tayo kay Alice Guo na nailipat na sa Pasig City Jail. Usapin natin si BJMP spokesperson, Jail Superintendent J-Rex Bustinera. Magandang umaga po, sir, at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, sir. Sir, unang-una, ano po ang magiging setup sa Pasig City Jail female dormitory ngayong may posibleng lung infection itong si Alice Guo? Paano po ito nakumpirma ba in the first place? Hindi pa po ito kumpirmado. Ito po ay base lamang sa X-ray result na dinala ng ating PNP. Sa parte po ng BJMP, kailangan po natin ikumpirma ito within the day. So ang setup po ngayon ay naka-isolate po muna siya. Ongoing pa naman ang kanyang booking procedures at medical procedures sa BJMP. At kung makumpirma po natin ito, kung negative, ihahalo po siya within the day sa general population. And then kapag positive naman po, ihahalo naman po siya doon sa ating isolation cell na merong tatlong PDL ngayon na nagagamot din sa tuberculosis. Okay, sir. So sa ngayon, isolation muna siya. At ang tanong, hanggang kailan siya magiging isolated? Just in case na, pending yung testing niya. Yung testing po, pipilitin po ng BJMP within the day na makuha yan. And then hanggang ngayong araw lamang po ang isolation niya. Precautionary procedure lang po yan para hindi makahawa sa iba. Sir, alam naman natin high profile inmate itong si Alice Guo at hindi na rin siguro lingid sa kaalaman ng marami na may death threat daw umano ito sa kanyang buhay. Paano po masisiguro ang seguridad ni Alice Guo sa loob ng Pasig City Jail, lalo't sangkot nga siya sa isang high profile case at nangangamba sa kanyang seguridad? As part ng BJMP, sir, siniguro na natin ang kanyang safety and security. Nagdagdag tayo ng nakaragdagang mga tauhan dito sa ating jail. Ganun din po, nagkaroon tayo ng risk assessment sa mga maaari niyang makasama sa selda at tiningnan naman na natin yung mga profile bawat isa at wala tayong nakitang risk. So relatively safe po yun at 24/7 may nakabantay po palagi. Okay, maraming salamat BJMP spokesperson, Jail Superintendent J-Rex Bustinera. Magandang umaga po, sir. Thank you and good morning po. Aloha! Hashtag travel goals ang hatid ng Kapuso couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos sa Hawaii. Isinare ni Gabby ang photos ng kanilang fun-filled vacation sa Honolulu. Spotted ang kanilang hiking at beach adventures, maging ang pag-try nila sa ilang Hawaiian food, kasama ang parents ni Gabby. Pinusuan naman yan ng mga netizen. Binigyang halaga sa Global Governance Summit ang mabuting pamamahala o good governance sa pagpapalago ng ekonomiya. Tinalakay roon ang tungkulin ng mga chairman of the board ng mga kumpanya sa pagtugon sa ilang issue kaugnay sa climate change, teknolohiya, kalikasan, lipunan at iba pa. Nagkaroon din ng panel discussions kung saan pinag-usapan ang ilang paksa tulad ng gender diversity pagdating sa corporate leadership. Sabi ng board advisor ng Philippine National Bank na si Florencio Gozon Tariela, malayo pa rito ang Pilipinas pero tinatahak na ng bansa ang tamang direksyon. Naroon din sa summit ang ilang opisyal ng mga ahensya ng gobyerno na nagbahagi ng kanilang mga reforma at programa para maisulong ang transparency, accountability at sustainability. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.